Maliit na grupo lang daw ang Justice Islamic Movement o JIM na sinasabing breakaway group ng BIFF. Ang problema raw sa maliit na grupo, ayon kay National Security Advisor Cesar Garcia, karaniwang nauuwi ito sa terorismo para iparamdam ang kanilang puwersa. Sa dami na maarmadong grupo sa Mindanao, ang tanong, may pag-asa pa nga bang makamit ang kapayapaan? Live mula sa Quezon City, my report, si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, hindi pa man natatapos ang pag-uusap at negosasyon sa Bangsamoro Bay Cyclone na nakikita ng susi sa kapayapaan sa maraming lugar sa Mindanao. Muling napapaulat ang panganganak ng mga breakaway group tulad nitong JIM o Justice Islamic Movement. Hindi na bago sa ating kasaysayan, Jessica, ang mga breakaway group tulad nito. Pero saan ba ito nanggagaling at ano ang may tutulong ng peace process para matuldukan ang ganitong problema? Sa gitna ng patuloy na pag-uusap ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front sa Bangsamoro Basic Law at ng all-out offensive ng militar laban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, ang pag-usbong ng isang paksyon ng BIFF na umunay nagkakanlong kay Basit Usman, ang Justice Islamic Movement o JIM. Nauna nang sinabi ng AFP na itinatag ito ng dating commander ng BIFF nang magkaroon ito ng problema sa kanilang liderato. Ayon kay National Security Advisor Cesar Garcia, maliit na grupo lang umano ang JIM at wala rin umanong following sa Maguindanao kahit marami silang kaanak sa lugar. Dahil dito, hindi umano tiyak kung sila nga ang nagkakanlong sa mga teroristang pinaghahanap ngayon ng militar. Pero hindi raw dapat ismuli ng kapasidad ng maliit na grupong tulad nito, lalo't pwede itong humantong sa terorismo para magpakitang gilas. But the problem with the small groups is they tend to be more violent just to project their presence and their capabilities. Ang paksyon ng BIFF na JIM, pinakahuli sa mahabang listahan ng mga grupong nagsimulang breakaway group ng kanilang pinanggalingang grupo. Ang Moro Islamic Liberation Front, isa sa mga naging paksyon ng Moro National Liberation Front na unang nakipagnegosasyon sa gobyerno noong dekada 70. Ang BIFF, paksyon naman ng MILF na nabuo ng ibasura ng Korte Suprema ang Memorandum of Agreement on Ancestral Domain o MOA AD noong 2008. Ayon kay Professor Julki Pliwadi ng UP Institute for Islamic Studies, kadalasang nabubuo ang mga breakaway groups sa tuwing nadidiskarel ang peace talk sa pagitan ng gobyerno at mga Moro Front. There are many so-called ethno-linguistic groups. Ito yung mga iba't ibang Moro groups or Muslim tribe na may mga sari-sarili silang kultura. So nagdadagdag ito doon sa dahilan kung bakit madali silang magkahati-hati. Maganda raw sanang hakbang ang Bangsamoro Basic Law, lalo't may aktibong partisipasyon sa pagpapatupad nito ang parehong panig. Ito na rin daw sana ang pagkakataon ng gobyerno na mahikayat ang pagkakaisa ng magkakaibang grupo ng Moro at matuldukan ang panganganak ng iba't ibang paksyon. Dapat ang instrumento ng pamahalaan is really to call major fronts and let them at least have certain coherence para sa ganun, may pakita sa kanila na hindi lang isang grupo ang makikinabang halimbawa sa BBL. Lahat ng grupo. Paliwanag ng government peace panel, it's a question of who is ready to talk peace with government. Nagseparate sila because they're not ready to talk peace. Sa kabila nito, importante pa rin daw na maisulong ang BBL. Show that, the MILF really was able to, give up its arms because meron ka palang Philippine government na meron siyang within its constitution the capacity to be able to empower. Para kay Wadi, hindi man daw perpekto ang BBL at hindi man ito solusyon sa mga breakaway group, malaki raw ang maitutulong nito lalo't kung gagawin itong instrumento para mapagkaisa ang iba't ibang Moro Front. Bahala ng MILF gumawa ng mga paraan para himukin yung mga ibang grupo sumali sa kanila. Jessica, sabi pa sa GMA News ni National Security Advisor Cesar Garcia, no, masasabi raw na tali ang kamay ng MILF sa ganitong sitwasyon, lalo't sa kabila ng pagiging miyembro ng magkakaibang grupo ay marami naman sa kanila magkakamag-anak. Pero sa ganitong sitwasyon din daw, mainam na i-assert ng MILF ang kanilang sarili, lalo't sila pa rin naman daw ang may hawak ng dominanteng puwersa sa lugar. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.